Good morning. Welcome to Nourish My Soul. We're your Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. And good morning, good morning. Please subscribe to us to Facebook, YouTube, Instagram, wherever you can find us. Please be in touch. Join our church every Sunday, 9 a.m., Wiley Chapel, Los Angeles, California. And for online giving, go to tithe.ly. Look for LA First Filipino Church of the Nazarene. If you want to maximize that opportunity that God is giving you to be blessed and bless the church and the ministry, this will not go to a certain person or anything. All funds and tithes and offerings will go to God's ministry for the proclamation of the gospel. Nourish My Soul, almost every day, Wednesday, 7 p.m., Walk Through the Bible. Virtual Midweek Live, Friday, 8 to 9 p.m., 1 hour only Bible study. Saturdays, 10 a.m., in person at Pastoral Staff Office in L.A. And or Zoom, Facebook, YouTube. Sunday, 9 a.m., in person at Wiley Chapel or virtual worship live sa mga sala nyo, sa mga bedroom nyo. Facebook or YouTube. So, let's start. Ano ba pag-uusapan natin ngayong umaga? No? Ang title ng pag-uusapan natin sa umaga na ito, Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Let's start with the reading of the Word, February 16, 2021, Tuesday. Time check, it's 9:51 a.m. Ephesians 4:26, this is the Christian Standard Bible. This is my version that I always use when I'm reading and studying. Be angry and do not sin. Don't let the sun go down on your anger. Sa ating napakagandang wika, magalit kayo, ngunit, huwag magkasala. Yan. Huwag gayang lubugan ng araw ang inyong galit. Alam mo, there is this intriguing mountain, 12,300-foot volcano na mayroong strange name. Ang pangalan niya, Agua, which means water in Spanish. Ako yung nakaakyat na ata, ng pinakamataas kong naakyat sa pag-hike namin na mag-asawa ay I think 9,000 feet. Pero ito 12,000 plus. Ang pangalan niya ay Agua or water. Itong volcano na ito has been dormant for hundreds of years. But that didn't keep it from wiping out an entire city. Kahit na dormant na siya, nailubog niya ang isang malaking syudad. On September 10, 1541, 20 years after pagdating ni Magellan sa Pilipinas, after weeks of rain, the entire crater of the dormant volcano had filled with water and turned it into a giant lake. Actually, nangyari na to sa Mount Pinatubo. Yung crater niya, pwede kang mag-swimming doon, right? The side of the volcano couldn't hold the pressure anymore. No, kaya nag-collapse. Nag-form siya ng giant river ng putik at tubig. No, a river of mud and water washed down the side of the volcano, destroying the city below. No, an inactive volcano destroyed a city. So kumbaga parang kung familiar kayo sa Taal Volcano, ang syudad o ang municipality na nasa ibaba nun ay ang Talisay, Batangas. So parang ganun nangyari. No, dahil kahit dormant siya, hindi siya sumasabog, naipon yung tubig sa ibabaw ng crater niya. Hindi niya na ma-hold yung naging lake ng tubig na yun. And then nag-form siya ng tubig at putik. At nung bumigay yung gilid ng bundok ng volcano,
eh, na-washed down, no? Baga, natabunan, no? Yung isang syudad. Alam nyo, that's a pretty good picture of what happened. No? If we, when we don't learn to express our anger, no, kapag ka, pagka hinold natin, pinigilan natin, minsan ganyan ang nangyayari, di ba? Anger doesn't just go away. If it isn't expressed, it'll just build up like a lake na pwedeng gumuho anytime. Sabi nga nila, mas nakakatakot daw yung mga tao na nagkikimkim ng galit or di mo nakikita nagagalit. Dahil pag sumabog yun, I mean, but at some point, the pressure has to be released. And if it's out of control, it can become a destructive force. At some point, kailangan yung na-hold na tubig doon, dapat unti-unti na i-release yun. Kasi pag bigla ang nag-release yun, magiging destructive force. Parang galit. Or just like our anger. That's why it is important to express anger in a healthy, controlled way. No, kumbaga sa pamamagitan na hindi ka nagkakasala. So, merong iba naglalakad-lakad, merong iba nagbibisikleta, iba nagda-drive around, iba sumasakay ng kabayo, iba umiinom ng kape sa Starbucks. Iba nagmumotor, iba nag-hike sa bundok. No, kumbaga, express your anger in a healthy, controlled way. At lalo-lalo na, eh, maganda yan, sinasabi mo sa Panginoon. Iiyak mo nga, kumbaga. Sometimes, we think, no, that to be a loving person, we just have to absorb or passively accept what bothered us and never say anything about it. Para ma-perceive ako ng maraming tao na ako'y mabait. Eh, maging passive na lang ako, absorb ko na lang lahat ng problema. Hanggang sa isang araw, puputok ka. Diba? Alam nyo, you can speak the truth about how something bothered you and still be loving and forgiving. Pwede yun. Ang susi lang dyan, the key is you need to decide beforehand that you'll forgive and let go. So bago ka pumunta doon sa posisyon na yun, sa scenario na yun, dapat decided ka na, no? Mag-forgive ako, magle-let go ako. Habang bago ko sabihin in a loving and forgiving way yung nagbabother sa puso ko. Even if they respond negatively when you share how an action affected you. No, kahit na nagalit pa sa'yo or negative ang reaction, you will still choose to forgive and let it go. Alam niyo, when the Apostle Paul says, in your anger, do not sin, do not let the sun go down while you're still angry and do not give the devil a foothold. Huwag mong bigyan, no, ng posisyon. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng enemy. Nagatungan ka pa. No? He's talking about the importance of releasing anger correctly. So it doesn't cause harm or resentment build. Anger is anger. Nandiyan yan. Pero pwede mong ma-release, no, ng tama. At hindi bigyan ang kaaway ng pagkakataon na ikaw ay magatungan. Anger is, no, kumbaga, secondary emotion. But to properly express it, we must express what we felt right before we got angry. No, primary emotions are words like embarrassed, ignored, attacked, belittled. Kumbaga, dapat ma-express natin siya ng tama bago tayo magalit. Pwede nating sabihin, eh, di ba? Nang maayos na I felt betrayed, I felt belittled sa sinabi mo, you know, I felt sad nang hindi ka naman nagagalit. When you feel yourself getting angry,
take some time to calm down. Then figure out what you felt right before you get angry. Yun. Isipin mo daw yung mga bagay na bago ka nagalit, ano yung nararamdaman mo? Ika nga bumalik ka sa estado na yun. Express that emotion. Kumbaga, magkamanise. Don't blame. Just express how it made you feel before you felt anger. Don't let your anger build into something destructive, kagaya ng volcano na yun. You need to stay calm. Choose your words carefully. Ito, importante ito eh. You need to choose your words carefully. Dahil pag galit ka, you will make a speech. Pag, if you're not careful, you will make a speech. Sabi nga nila, you will regret for the rest of your life. No, stay calm, choose your words carefully, but make sure you express what you felt right before you got angry. Pwede. Pwede mong sabihin kung bakit ka nakaramdam ng ganun na hindi mo naman kailangan matangay ng anger. Kung hindi mo pa kaya, then just stay calm. Find something na pwede mong gawin para ma-release mo yung anger mo doon. Ako, isa sa mga magandang release na ginagawa ko, I take a spin within our community. Paikot-ikot, no? I feel the breeze sa hair ko, sa face ko, and then afternoon, okay na, relax na, no? Wala na yung stress. Kumbaga, that is one way para sa akin ma-release yung anger sa tamang pagkakataon. Kasi I used to have anger problems and pinalaki kami sa isang pamilya na punong-puno ng galit. Walang araw na walang galit. Sa araw-araw, may mura, may sigaw, may galit. So, pag lumaki ka sa ganong environment, ganong pamilya, so you'll have a hard time talaga dealing with your anger. Kasi it will just manifest. Now, good thing the Holy Spirit is so faithful, no, na ginagabayan ka niya na you can change. Pwede kang magbago at pwede magbago yung pamilya after you. Yung pamilya na nakaraan, na pinanggalingan mo, nakaraan na yun eh, nakalipas na. Pero yung pamilya na sinisimulan mo hanggang sa magiging apo mo, apo ng mga apo mo, pwedeng mabago. Pwedeng mawala yung galit. Kasi naalala ko noon, ng mga bata kami, talagang sigaw, mura, may batok pa, may physical abuse pa, mayroon pang, alam mo yun, minsan namumura ka pa sa harapan ng maraming tao. So, it creates scar in you. It creates anger within you. And sometimes when you remember these things and somebody hurt you, na kumbaga, it adds up doon sa mga past na hurts mo. Pero sabi nga, give it all to God, no? And find a right channel para ma-release mo yung anger mo. No? At maintindihan ka ng Panginoon. In fact, gusto niya nga na sa Kanya mo sabihin, no? Sa Kanya mo i-release yung galit mo. Hindi mo naman kailangan pumunta doon sa parting Northern Luzon na parang magbabasag ka at magmumura ka. Hindi naman kailangan ganun. Hindi yun ang release ng anger. Kasi nagkakasala ka pa rin na nagmumura ka. Yung release ng anger, tamang release ng anger, kung saan hindi ka nagkakasala. Diba? Hindi rin naman yung sasaksakin mo yung ano, yung ano yun, parang ano yun, transference. Sabihin sa'yo ng mga nga tao, kumuha ka ng dal, tapos saksakin mo, tapos ibuhos yung galit mo sa asawa mo, sa boyfriend, hindi naman totoo yun. Nagkakasala ka pa rin yan kasi that's premeditated murder, right? Maganda eh, maglakad-lakad, di ba? Magbisikleta, marunong ka mag-motorsiklo, nako, napakaganda. Mag-drive around, alam niyo yan, minom ng kape, at mag-calm down. Yan. Sabi nga, release the pressure. Then, ito importante, replace that feeling with forgiveness. Amen? Let us pray. Heavenly Father, thank you for explaining to us that anger is anger. That is something that
we cannot avoid. Sometimes people hurt us, situation hurts us. And Lord, thank you for being faithful and teaching us na pwede namin event out sa inyo lahat ng anger, na hindi kami nagkakasala, and find other ways to calm down and to slowly release the pressure ng anger para hindi mag-build up at sumabog at makadestroy ng entire city. Madestroy ang buhay namin, ang asawa namin, ang pamilya namin, mga anak namin, kaibigan namin, relasyon namin. We don't have to go there, and thank you for reminding us. Lord, I wanna lift up to you those people who are listening and watching, and they wanna accept you as their personal Lord and Savior and release that anger to you. If you are here and listening and watching, I'd like to invite you to accept Jesus as your personal Lord and Savior. Come pray with me. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I release to you my anger. I release to you my bitterness in life. I am a sinner, but I believe that you died upon the cross for me, that you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart and set me free. Set me free from my sin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Well, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, and amen, amen, and amen. Thank you for being with us again for another day of Nourish My Soul, your online devotion. This is your LA Filipino, LA First, Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene, or LA Phil Nas. So, signing off. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you. And please, release the pressure. Kumbaga, sabi nga sa ating galit, hindi natin kailangang magkasala. God bless you. Bye.